Pitoy! Ang aga-aga! Shhh! 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 Tingnan, tingnan, tingnan! Ayan! Ma'am, okay na po ba to? Uy, uy, uy. Tama-tama. Ano yan? Ay, sir, baon niyo po. Baon? Bakit may outing ba tayo? Anong outing? Ang dami naman yan. Parang ganyan na karaming baon natin sa kalirayan. Sobra ka naman. Eh, kasi sabi mo, hindi ka na mag-aalmusal eh, kaya pinabaunan kita. Ano bang meron sa opisina tang aga-aga mo naman? Ay, di ba nga, may ribbon cutting, yung bagong planta natin. Kaya gusto ko lang masiguro na ayos lahat, walang problema. Daling ko na itong mga baon niya sa kotse. Oo, oh, tumana ko pa. Ang tara. Ay, yun na pa. Ay, Pits, baon mo lahat yun? Dami ah. Baka naman pwede humingi ng hotdog dyan. Ay. Sinend ko sa'yo yung video ni Clarissa, panoorin mo. Uy, ano ba? Alam mo, ikaw, pinagtatawanan mo pa yung anak mo. Ah, sige ka, baka makarma. Hindi ito. Karma ka dyan. Basta panoorin mo, ha? Sige, ingat! Bye-bye, nak! Baby, pagbuksan mo nga ako ng pinto. Ay. Oh, landahan. Tabi na, Elsa. Oh, pa naman. May galit. Ay. Landa. Oh. Yan. Eh, sira yata ito eh. Naglalock mag-isa eh. Hindi nakapasok si ma'am kanina. Oo. Oy, Chito nga pala. Sabi ng tatay mo, ikaw na raw sumundo kay Clarissa mamaya. Sige po. Orientation lang naman kami sa school eh. Elsa, sira na nga to. Sa loob, ayos. Pero sa labas, ayaw. Ay, paano yan? Hindi makakapasok? Oo, kailangan mo na susi. Hindi makakapasok? Eh, di baliktarin nyo na lang yan para pag nasa labas ka, pwede kang pumasok. Ay, naku ka naman. Eh, paano naman yung nasa loob? Dahil hindi makakalabas. Teka, teka, teka lang naman. Isa-isa lang naman. Inaayos ko na nga yung problema. Isa-isa lang. Bigyan nyo naman ako ng time. Mag-isip. Hello? Oh, Elsa. Oh, bakit? Yung lock. Sira. Oo, oh, sige, sige. Sige, ako nagpapaayos. Hanap ako. Oo, oh, sige. Okay, bye. Sir Pepito, tapos na po tayo dito sa production line. Okay. Baya, grabe naman yung paglilihi mo. Ayaw mo mag-lead muna. Total, okay na naman yata yung mga kailangan para sa ribbon cutting eh. Okay lang po ako, sir. Thank you po. Yung guest nyo na lang po pala, siya na lang yung hindi nagre-reply. Sir? Oh, sige, sige. I-follow up mo na lang at bukas na yan. Grabe. Nakakataranta naman to. Bakit ba kasi kailangan pa mag-ribbon cutting eh? It symbolizes the formal opening of the establishment. So yung ribbon usually nilalagay siya in front of the main entrance of the business. Basta kailangan ang magka-cut is the business owner or the guest of honor. After the ribbon cutting, magsasaboy ng barya, papasok ng negosyo, papasok ng opisina. Usually, mga VIPs talaga, mga artista na yung ini-invite. At saka may media na rin para nakakapag-enganyo sila ng mga tao na, uy, pupunta si ganun, siya yung mag-opening ng establishment na to. So, ang daming pupunta to see the person.
miss? May katabi ka? Erica? Oo, siya. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang according sa student handbook, Article 6, Sections 1 and 2, prompt and regular attendance is encouraged from students throughout the term. And a student is considered late or tardy if he or she arrives in class during the first third of the scheduled class time. Ano raw? Pwede yung pakiulit naman. Late ka nga daw kasi. Hindi ah. This is Dennis Galliardo, the Dean of Student Affairs. Mag-speech ba si Dean? Dapat pala nagpalit na lang ako eh. Erica, huwag ka tumingin dito, may bastos. Aha! Nako. Uy! Lagot ka! Vandalism yung ginagawa mo! Hoy, hindi ah! Binubura ko lang yung bastos dito! Oh! Ano nangyari? Eto, huling-huli ko siya. Vinavandalize niya yung school property. Ire-report ko kayo kay Dean Galliardo. Sir, binubura ko lang naman po yung bastos na drawing dun eh. I'm sorry, Mr. Chito Manaloto. But with the evidence presented by Ms. Leia Vizcarra, there's clear cause for suspension. At hindi naman kita tinatakot, pero meron ding grounds for possible expulsion. So, I want to see your parents in my office 10 a.m. tomorrow. Is that clear? Yes, sir. Kuya, nagawin ba kayo nata, Erica? Hindi. Nata, Nikki? Hindi. Hindi ka kami nagkikita ni Nikki. Ah! Hindi sa love life ng problema. Nilibre mo akong ice cream. Ibig sabihin, may pera ka pa. Hindi naman sa pera eh. Siguro problema yan sa school, no? Problema? Ako? Si school? Wala. Ang sinasya ko nga eh. Nay? Ay, may problema po kasi ako sa school eh. Baka po kasi masuspend ako, makick out. Oh, Chito! Tatay mo na dyan. Wala ba po eh. Oh, what's wrong with you? May problema ka? Wala po. Bahala ko po sana mag-audition sa drama club. Mag-audition? Ikaw? Kaya mo bang arte? Bakit kayo? Hindi mo na tatanong. Nung kabataan ako eh, sa high school, I used to be in the theater drama club. Talaga po? Friends! Romans! Countrymen! Lend me your ears! I come to bury Caesar. Not to praise him. The good is often turned with their bones. So let it be with Caesar. William Shakespeare yun, pare. Hindi, basta. Ito na, pare. Late na pala. I have to go. Sabihin mo sa tatay mo, tatawagan na lang siya, ha? Okay. Amang Tommy.
Mauutang ba kay tatay? How did you know? Eh, walang makipunta dito na hindi kayo naumutang. Ano? Hindi ah! Pupunta lang ako dito kapag may binibenta ako ah. Bakit may natatanong? Sino ba ni Racket? Racket? Depende. Ano trabaho ko? Eh, kukunin ko sana kayong artista. Artista? Sir, excuse me. Si Mr. Gardo. Gardo Versosa. Hello, parang Gardo. Parang Pipito. Oh, amusta ka na? Pasensya na dun sa kasal, ha? Kasi pakiramdam ko, parang mukhang nalasing yata ako nun. Hindi ko na alam yung mga pinagsasabi ko yata. Hindi, hindi. Okay na yun. Napaganda pa nga eh. Anyway, okay ka na dun sa ano, sa ribbon cutting? Oh, okay na okay. Basta para sa'yo. Eh, nahihiya nga ako eh. Baka kasi mamaya sabihin mo na lasenggo ko talaga. Para naman makabawi ako sa'yo. Nandiyan ako siyempre bukas sa ano mo. Naku, hindi. Ikaw pa. Lahat yata nang kakilala ko sinasabi na mabuti kang tao. Nasa itsura mo naman eh. Oh, sige, sige pare. Basta nandiyan ako bukas. Okay, sige. Thank you, thank you. Sir, oh. Hindi niyo pala nasabi sa akin na may connect pala kayo sa showbiz. Ano kundi, nagkataon lang. At teka, dapat yata bigyan natin ng ano si Gardo ng thank you gift, ano? Ah, sige sir, ako nang bahal. Janice. Oh, okay na, okay na. Sige, si Elsa na lang tatawagan ko. Sige, mag-CR ka muna. Hello? Elsa? Oo, kailangan ko ng ano eh, regalo. Thank you gift. Ah, para kay... Gardo Versosa! Oo, siya yung magre-ribbon cutting. Kaya na-order ako ng brownies eh, para yun yung ipamimigay na thank you gift para mas personal. Uy, Elsa, baka naman pwede kami maki-ribbon cutting para ma-experience ko man lang si Gardo. Uy! Ma-experience yung ribbon cutting. Ah, okay, sige. Yun lang pala eh. Sasabihin ko kay Janice, ilagay kayo sa listahan. Maganda siguro. Magpagawa tayo ng special box para sa brownies. Parang maganda naman yung presentation natin ibibigay kay... Gardo! Baby? Maria? Ma'am Elsa? Oo, ako nga! Ma'am, di po kayo papasok? Eto nga, papasok ako. Kaso nakalak ang pinto. Wala akong susi. Maria! Oo? Oh. Ano na? Ay, kailangan niyo po ng susi? Ano kang susi? Buksan mo na lang! Ngayon na po ba? Hindi, bukas. Siyempre ngayon! Naman, Maria. Alam mo na nga, sira nga yung lock, di ba? Paano ako makakapasok kung hindi mo ako pagbubuksan? Eh, ma'am, eh kung ginawa niyo lang po yung sinasabi ko na baliktarin na lang yung lock, para nakakapasok kayo sa labas. Isip-isip pag may time. Ang lahat, ha? Katapos ibabalik na, ha? Opo, ma'am. Pitoy! Kailan mo may papaayos yung lock ng pinto? Naku, buti na ipaalala mo. Tapusin ko lang yung mga kailangan sa ribbon cutting. Daka sige, balikan ko yan. Eh, yung ano nga pala, yung brownies na para kay Gardo? I-deliver nila Mimi at saka Didi sa planta. Okay. O, itong mga bata, paano to? Si Chito maghahatid kay Clarissa, tapos sasama si Maria sa kanila. Tapos, si Baby naman, sasabay din daw para makapamalengke na. Pasan si Chito? Hello, Mang Tommy. Ready na po ba kayo? Palis na kami. Of course. Handang-handa na ako. Basta, handa na rin ang pera, ha? Handa na rin ako. Oh, ito na nga po eh. So, paano? Dadaan na lang kami sa tapat ng bahay ninyo. Oh, sige.
Tapos kunwari, sasakay ako sa inyo. Nakabisa po ba kayo? Of course! Hindi ba gusto mo ng milyonaryong daddy? Well, this is me! Hoy! Hi! Oh, Chito! Pwede ba ako makisabay? Nasira yung kotse ko eh. Bakit hindi nilang suot niyo? Oo nga, kamukha mo si kay Germs. May acting gig kasi ako, ano? Eh, alam mo naman ako, always the professional. Kakayos na kayo, Mang Tommy? Mapapanood ko na kayo sa TV? Hindi. Live performance ito eh. Pero who knows, baka ma-discover ako sa TV. Diba? Ma-discover? Talaga lang, ha? Alam mo naman ako, acting-acting rin pag may time. Oh! Hindi ka pa bihis? Malilate tayo niyan! Eh kasi nga man, hindi ako makadecide kung ano susuotin ko. Ay, naku. Wala mo naman ako, Ma, oh. Eto. Okay ba to, Ma? Okay yan. Kung binibenta mo ang kaluluwa mo. Ani. O, ito. Kanina, kaluluwa. Ngayon, laman loob mo na binibenta mo. Ano, basta gusto ko lang yung magugustuhan ni Gardo. Ay, naku. Alam mo, hindi yan magugustuhan ni Gardo. Disenteng tao yun eh. Magbis ka ng matino. Niyo? Hindi! Magpapalit pa ako! Ay, sabi mo kanina, di ba? Oh. Bakit ba? Mas marunong pa kayo sa akin! Sige, maunod na kami. See you! Na okay. See you, ah! Okay. Bye-bye! Robert! Ma'am? Ikaw na muna maghatid kay Pitoy, ha? Tapos balikan mo ako dito. Opo. Oh! Okay. Ano, na-start mo na pala yung sasakyan. Oo, sir, para lumamig na. Ano, tara na. Hindi. Mauna ka na. Babalikan ako dito ni Robert. Akala ko nagmamadali. Anong nangyari doon? Sir, mamaya ko na lang kwento sa daan. Malilate na tayo eh. Baka nagmamadali ka. Baka kasi nandun na si Gardo Versosa. Tara, sir. Malilate na tayo, sir. Robert? Pwede bang dumaan muna tayo sa gasolinahan? Magda-download lang ako. Bakit sa gasolinahan? Di ba dapat sa PC-an? PC-an lang mag-download. May computer naman dun. Pits, hindi yun eh. Robert, tabi mo. Tabi mo. Ah!
muna ako sa loob. Titignan ko, nagbebenta sila ng sariwang hangin doon. Sige, sir. Boss, susi, baka may kailangan kayo pa-duplicate. Ay, hindi. Sige, salamat. Ang bilis mo naman mag-download. Eh, maliit lang yung file eh. Huwag ka lang, tawagin ko na si Sir, ha? Ah, sige, sige. Boss, asa, baka mapurol kayo. Nasar ka ba? Sinasabi mo kung mapurol, ha? Eh, hindi ho. Sabi ko lang baka may papahasa kayo na mapurol. Hindi, wala, wala. Susi, baka may papaduplicate kayo. Hindi, may duplicate na to eh. Sa bahay, baka may kailangan kayo pabuksan. Teka, sira nga pala yung lock ng kaibigan ko ah. Oh, yun sir, ako mag-ayos. Magaling ka ba? Sir, hindi pa ako nagagawa ang lock na magpapataob sa akin. Yabang mo ah. Lahat ng lock, kaya mo? Lahat, sir. Eto, kaya mo? Diyan mo ako expert. Teka. Sige. Pag sa loob ng 10 minuto na buksan mo to, ikaw ang kukunin ko. 10 minuto? Ang tagal naman noon. 5 minutes lang. Sige. Sir, 5 minutes na. Ikaw kasi. Bakit ako? Ang dami naman pwede ilak. Bakit yung kotse ko pa nilak mo? Eh, kaya niya raw eh. Kaya, tignan mo nga tsura niya. Mukha bang kaya yan? Sir, kaya ko po to. Sandali na lang. Sir, gusto niyo panikot nila yung spare key? Eh, kung kaya mo. Saan po pa nakalagay? Sa bag ko, dyan sa loob ng kotse. Kaya ko po to, sir. Bigyan niyo lang ako 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Woo! Hello? Mr. Gardo Versosa? Si Janice po ito, yung sekretary po ni Mr. Manaloto. Follow up ko lang po, anong oras po kayo darating? Eto nga eh, kakatapos ko lang ng shooting. Pero papunta na ako dyan, Janice. Ah, okay po. Salamat po. Ah, wala yun. Ah, by the way, Janice, meron ba kayong washroom? Kasi hindi pa ako nakakapagtanggal ng makeup eh. Sana costume pa ako. Ah, sure, sure po. Marami po kaming tubig dito. Ah, okay. Sige, good. See you in a while. Okay, bye. Janice! Hi. Hello po, Miss Amy. Kamusta? Ito ang aming regalo po. Ah, ito po ba yung ibibigay? Yes. Mga thank you gifts. Oh, ah, okay. Thank you gifts. Thank you po. Sir, 15 minutes na. Boss, sandali na lang. Sandali ka na, sandali. Ang tagal-tagal mo dyan. Ako, kumakasigaw ka naman. Parang wala kang kasalanan. Ito kasi. Sir, gusto niyo tawagan mo na lang kasa? Baka kaya nalang buksan yan? Kasa, anong oras pa darating yun? Sige na nga, tawagan mo na nga. Sir, baka pag pwede kaya nalang tumawag. Wala po yung cellphone ko eh. Nasaan cellphone mo? Nasa loob po, katabi ng cellphone nyo. Eh, nasa loob pala. Paano ko makakatawag? Boss, sandali na lang ito. Bigyan nyo lang 5 minutes. 5 minutes? Saka kailang 5 minutes ka na eh. Yan na, yan ang sinasabi. Yan na, yan na. Ito kasi. Thank you.
Mr. Gardevoir Sosa? Pasensya ka na sa itsura ko, ha? Mukhang demonyo kasi demonyo yung karakter ko dun sa pantaserye. Okay lang. Eh, demonyo ka naman sa kagabuhan. Ay, Didi! Didi ko! Kung maswerte ka, pwedeng maging Didi mo. Janice, meron ba kayong washroom para makapagpalit ako, freshen up? Yes. Ito po. Go ahead. Sige. Excuse ka. Ano yun? Sige, sige. Excuse ka lang. Sige, go ahead. Excuse ka lang. Excuse me, ah. Okay. Janice, di ba buntis ka? Oo nga pala. Buntis ka. Excuse me. Enjoy. Ma! Huh? Ma! Hindi ako buntis. Sir! 30 minutes na. Sir! Bigyan niyo lang ako ng 5 minutes. Hindi na! Wala na! Sumuko ka na! Wala kang binatbat! Sorry ka dyan. Robert, umuwi ka na lang ba? Mag-taxi ka na lang. Sunduin mo si Elsa. Kunin mo yung van tapos daanan niya lang ako dito. Sige, sir. Baka pwede humingi ng pamasahe? Eh, ako, yung wallet ko nasa loob ng bag ko eh. Hindi, humingi ka lang kay Elsa pagdating mo doon. Ha? Yes, sir. Sige. Sir, siya po ang tatay ko. May pick up ang lotto? Lotto winner, businessman, and millionaire. Well, good afternoon, Mr. Manaloto. Good afternoon. I presume na nasabi na ng anak niyo kung anong nangyari. Yes, yes. Alam niyo, actually din, hindi ko naiintindihan eh. I think it's just a simple case of misunderstanding. My son Chito was just trying to be a gentleman to Erica. May nakita siyang hindi ka nais-nais, medyo bastos sa pader. And so, binuro lang niya. Come on, Dean, what could be wrong with that? As noble as it may seem, mali pa rin ang ginawa ng anak niyo. What would you have done? Well, if I were him, nag-volunteer ako para linisin ang walls ng school. That's the way of dealing with this matter. But instead, nakadagdag pa siya sa dumi. And in this university, may katapat na disciplinary action ang ginawa ng anak niyo. Okay, let's just do it my way. I will donate a whole building to this school. We will name it after my very good-looking friend, Tommy Jones. What do you say? Mr. Manaloto, are you trying to bribe me? Are you thinking of accepting my offer? Sorry, sir. Sabi ko lang kay tatay ko. Pasensya na ho. No. Tommy, ano itong ginagawa niyo? Mamaya lalong mapahamak nito. That's called improvisation. Kumbaga eh, pakiramdaman. Akong bahala. I'll take care of this. So, Dean. Sir. Where were we? Sir, may pagtatapat ho kasi ako sa inyo. Ang totoo kasi, di ko siya tatay. What? May importante po kasing gagawin yung tatay ko. Marami po kasing maapektuhan pag di siya nakapunta. Chito. Alam ko pong malitong ginagawa ko. Wala lang po kasing maisip na paraan. I'm a reasonable man and I appreciate you telling the truth. But paano ba natin masolve ang problema na ito, ha? Do you think you can bring both your parents here next week? Yes, sir. Thank you po. Salamat po. Promise po. Hindi ko na po uulitin. Pangako ko po sa inyo yun.
Sige, sino pala siya? Siya ho, si Tommy Jones. Bali ho, kapitbahay po namin siya. Tinutulungan ko kasi ho, na-aksidente ho yan eh. Wala ho kasi sa pag-iisip. What? Pag di ka sumakay, hindi kita babayaran. Who am I? Tignan niyo siya, lalo lumalala na yata yung pag-iisip niya. Sige, papayin mo itong gamot mo. Halika na dito. Sige, sir. Ayos na ho kami, ha? Ano pa ka ako? Tommy Diones. Hindi ako si Tommy. I'm Kuya Jer. You know, the bling. Kuya Jer, walang tunuban! Sir, Sir Gardo, dito po muna kayo para malapit kayo sa cocktails. Thank you. Halika po, kuha tayong drinks. May pahingin drinks, ha? Tsaka pakilagyan siya ng madaming ano, cocktails. Gardo? Yes. Halika, halika. Excuse me. Ah. Sure seat. Hello. Winifred. Wine? Yes, please. Thank you. Gardo, gusto mo ba tong dress ko? Lovely to look at, nice to hold. If you touch it, I'm considered sold. Ano yung English mo? Parang paninda sa sari-sari store, tingi-tingi. O ano na? Isang oras na! Isang oras ka na dyan? Di ba nabubuksan yan? Akala ko ba walang lang makakapagpataob sa'yo? Eh kanina ka pataob na to, di ba nabubuksan yan? Sorry po. Oo, sige na, sige na. Alam mo, basagin na lang natin yung salamin. Sigurado ka, Pete? Sayang naman. Hindi, kesa naman malate ako. Tsaka madali lang palitan niya, mura lang. May martilyo ka ba dyan? Uy. Oh. Oh. Bakit ako? Ikaw nakalaki! Elsa! Oy! Ma'am! Robert! Oh! Ba't ka naka-taxi? Nasaan yung kotse? Nagka-problema kami ni Sir. Ma'am, pwede ko pangingin yung pambayad ng taxi. Wala pa akong dalang pera. Ah, sandali. Ano ba naman? More wine? Kumakapag-English ka talaga, no? Installment. Ano naman? Janice, right? Opo. Right. Saan na ba yung si... kumpare ko? Nasaan na ba? Ito nga po, tatawagan ko na eh. Kaya tawagan ko kanina pa. Tagal ah. Sabi mo, I'm having a good time! Hey, ladies and gentlemen! Cheers para kay Mr. Lotto! Cheers! Diyan ka na dumaan, ha? Tapos,
Yung susi, kunin mo. Nasa likod lang ng pinto. Opo, ma'am. Akit na. Ah, sige po. Robert! Robert! Ma'am! Uy! Ito na po yung susi. Saan ka dumaan? Sagdan po. Ay, bakit hindi ka na lang dito lumabas? Oo nga, no? Hello, Janice. Oh. Hindi, pakisabi mo na lang muna sa mga tao, maghintay-hintay na lang ng konti at iniintay ko lang si Elsa eh. Oo. Oh. Okay, oh, sige, sige. Sige, sige, bye-bye. Boss, pwede pakibantay muna yung gamit ko. Saan pupunta? Ingiin ako eh. Atagal lang kasi ayos sa pagbukas ng kotse mo eh. Wow, para ako pa sinisisi mo, kasalanan ko. Sige na, sige na. Nakarga na, Pits. Oo nga. Antayin lang natin si Elsa. Ayun na, ayun na. Tara. Ano ba nangyari? Ako, mahabang kwento. Buti pa, pumunta na tayo sa planta at baka naghihintay na yung mga tao doon. Ah, sir! Kayo nang bahala dyan, ha? Taga-taga, Pits. Paano yung gamit? Kaya mo na yun dyan. Wala naman siguro magnanakaw niyan. Tara. Number two, ha? Wow. Open for business! Yeah! Paano? Tara! Let's go!